Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Hello sa inyo, Popoy at Bea, at syempre sa mga listeners din ninyo. I'll be honest with you, I'm not an avid listener katulad ng iba. At sa totoo lang, recently ko lang nalaman ang tungkol sa Dear M.O.R. Narinig ko lang ang tungkol sa inyo dahil isa sa mga close friends ko ay nagtatrabaho rin sa ABS-CBN. I honestly don't know how to do this kind of thing. Yung mga pag-share-share ng story. Pero pumayag ako dahil request ito ng close friend ko. Pa-birthday gift ko na lang din sa kanya. At isa pa, I heard that Francis, my very dear second degree cousin, agreed to share his side of the story. Ewan ko kung anong pumasok sa isip nilang dalawa, pero here we are. My name is Jonathan. I'm in my early 30s. I'm a businessman with a couple of startup ventures here and there. Lumaki ako sa isang pamilya na mahilig sa pagnenegosyo. Kaya masasabi kong we are living a comfortable life. Anyway, enough about me and let's get down to business. According to my friend, Francis was very honest with his storytelling. Kaya sige, ganun na rin ako. Ganun na rin ang gagawin ko. Hindi na ako magmamalinis pa po payat Bea o magpapaka good person. Kung ano ang nangyari based on my perspective, yun ang ikikwento ko. So, umpisahan natin sa kung paano ko nakilala si Loisa, ang taong nasa gitna ng lahat ng ito. I met Loisa at a business conference. May tie-up yung company nila sa company ng friend ko. We were introduced sa isa't isa. And I'm telling you, Popoy at Bea, if love at first sight is true, yun na siguro ang nangyari sa akin during that time. I was attracted to Loisa agad-agad. She's really beautiful. Kahit mukhang stressed sa conference, magaling siya magsalita kahit may pagka soft-spoken. At ito walang halong biro. Unang tingin ko pa lang sa kanya, alam ko na marami na siyang pinagdaanan sa buhay. Kaya I was so intrigued to know her story. Nung first day ng conference, hindi kami masyado nakapag-usap. But on the second day, I made it a point na she will remember me for the rest of her life. Diyan na kaya si Loisa? Nakaset up na kaya yung booth nila. Sana yung nandiyan na siya. Sana hindi pa siya nag-breakfast. Sino naman kaya itong tumatawag? Sa opisina pala. Hello? Hey, Jonathan! Balita ko na sa seminar ka ba? Favor naman. Baka pwede. Nope, hindi pwede. Hello? Mabilis lang to eh. Adyan ka rin naman eh. Look, nandito ako sa seminar bilang simpleng mamamayan. May sarili akong pake at hindi ako papayag na sirain mo yung itinerary ko. Hindi naman matagal yung ire-request ko sa'yo. It doesn't matter. Just pretend the fake news yung narinig mo na nandito ako sa seminar. Para makaisip ka ng paraan kung paano mo magagawa yung dapat sanang favor mo. Busy ako, okay? Tao ang pakay ko dito, hindi trabaho. Sige na, bye. Nate? Uy, Brad! Oh, Harold. Good morning, bro. Aga mo ata dito ah. Ay, teka. Bakit nga pala nandito ka? Tapos na kayo kahapon, di ba? Nag-pull out na yung team ni Gerald. Tapos na mag-showcase ni Gerald. Pero I just find this conference really interesting, ha? Marami pa akong hindi nakikita at nabibisita.
Bilang 3-day pass naman yung meron tayo. Ah, I see. Ay, teka. Nag-breakfast ka na ba? Nagsiseta pa lang yung mga boots eh. Tara, kain muna tayo. May buffet breakfast doon sa staff lounge area. Ah, sige lang. May imimit kasi ako for breakfast. Ganun ba? Eh di, dalhin mo na sa lounge para di na kayo gumastos. Naku Harold, parang hindi ata tama yun eh. Ha? Wala namang kaso. Ako ang head ng organizing team, ano ka ba? Ah, hindi Brad. Breakfast date kasi sana yung binabala kong gawin dun sa imimit ko. Ay we? Sino yung Brad? Well, actually, wala naman kaming usapan na magkikita pero nagbabaka sakali lang ako na makita ko ulit siya dito. Lalalalalala? Sino yan ha? Kilala ko ba? Asa na siya? From what company? Dali, tulungan kitang hanapin. Dumaan na ako sa booth nila kaya lang wala siya eh. May kinuha daw sa... Brad, teka. Mauna na ako ha? Ha? Bakit? Nakita mo na? Asan? Tingin? Pakilala mo ko. Next time. Sige na ha. Mamaya na lang ulit. Makikiraan. Excuse me. Sorry. Makikiraan. Excuse me. Loisa! Hey, Loisa! Jonathan? Good morning. Hi. Okay ka lang? Parang nagmamadali ka. Ang bilis mo kasi maglakad eh. Ako? Eh, kanina pa kita hinahanap. Bakit? Will you go out with me? I'm sorry. Ano ulit yun? Mag-breakfast tayo, tapos lunch, and siguro dinner na rin. Jonathan, I'm not so sure kung anong sinasabi mo. Sorry, i-re-replace ko lang ha. Gusto sana kitang invite for breakfast. Eh, meron kasing magandang breakfast place malapit dito. Eh, walking distance lang. Bakit? Ha? Bakit tayo magbe-breakfast? As in, tayong dalawa lang. Sana, I mean, if gusto mo magsama ng kaibigan, pwede rin naman. Pero mas prefer ko sana kung tayong dalawa lang, alam mo yun. Ikaw lang naman yung gusto ko makausap eh. Tsaka say lang naman ako interested. Oh. Pwede naman siguro. Kaya lang okay lang ba kung dito-dito na lang? On call kasi ako eh. Sige. Meron namang mga coffee shop ata sa main hall eh. Doon na lang tayo. Oo, please. Alright, if yun yung gusto mo eh. Let's go. Okay. Sure ka ba na okay ka na sa coffee and donut? Oo. Mahina lang akong kumain sa umaga eh. So, I guess pwede tayo mag-buffet for lunch. Ha? Huwag naman buffet. Grabe yung buffet, no? Baka hindi na ako makapagtrabaho ng maigi niyan sa sobrang busog. Well, one thing is for sure, palagi kita papakainin ng masasarap na pagkain. Eh, para manumbalik ka dati. Ha? Manumbalik sa dati? Eto. Aaminin ko na, pero wag mo sanang isiping weirdo ko or what. Pero hinanap kita sa lahat ng social media. Eh, marami ako nakitang tagged photos. And you really look different. Mas payat ka ngayon in not so healthy way, ah. Hindi ka naman mukhang nag-gym. I would know the difference if sinasadya mo talaga maging fit or you have a healthy relationship with food. Teka lang ha. Hindi parang napaka-assumero mo naman yata. Like, how dare you to assume na meron akong eating disorder? Wala naman ako sinasabing may eating disorder ka. Ang sabi ko was unhealthy relationship with food. Meaning, pwedeng ayaw mo sa pagkain. You don't find joy in eating. Wala kang gana. Kumakain ka na lang to survive but not to enjoy. Pero sige, mag-assume na ako. Itutuloy-tuloy ko na. Siguro... sobrang stress ka, no? Sobrang busy or meron kang pinagdadaanan. Sadness lang ba or depression? Alin sa mga yun? Definitely, isa doon ang meron ka. Honestly, hindi ko alam kung dapat na ba akong ma-offend sa mga sinasabi mo o dapat matuwa pa ako sa pagiging honest mo. I'm sorry kung hindi ka komportable sa mga sinasabi ko, ha? I'm just trying to be myself and I'm just trying to be honest. Ang point ko lang naman is, I wanna know you better, Loisa.
I want to know everything about you na hindi nabigay sa akin ng social media. Gusto ko sa'yo mismo manggagaling. And I want to see it firsthand. You want to know me? Yes, I want to know you. And I want to take very good care of you. Pero bakit? Kung ano man yung iniisip mo, yes, tama ka. Wala naman akong iniisip eh. Of course meron, no? You're a smart woman kaya. pero sige, para klaro sa ating dalawa, I do like you, Loisa. Sobra. And I'm hoping na sana magkaroon tayo ng ugnay ng higit pa sa pagkakaibigan. Teka, Jonathan. Nagko-confess ka ba? Yes, ganun na ka. Ha? Pero hindi mo ako kilala. Paano mo nagagawang mag-confess ng ganyan? Totoo. Kaya nga, we should spend more time together para makilala kita kasi I'm sure by now, gusto mo rin ako makilala, di ba? I know, nakuha ko na rin yung atensyon mo. Ha? What? Paano mo naman... Sabi ko kasi hindi kita kilala. Imbis na hindi mo ako kilala. You know what? Tingin ko dapat na akong bumalik sa... I'm sorry, hindi ka na ba komportable? Hindi naman sabi nabasa ko yung bawat galaw mo ah. Well, I'm not analyzing you. I'm just observing and hindi kasi ako yung tipong paligoy-ligoy lalo na sa mga seryosong bagay. And I'm serious about you, Loisa. Kaya I apologize if medyo nabibigla ka sa akin. Pero huwag kang magalala. I'll work on it next time. I'm not sure bakit ka tumatawa. Mind sharing it? May dumiba ako sa mukha? May tinga ba ako? Huh? No. Wala. You're good. Pero bakit ka natatawa? Hindi ko rin sure eh. Ang weird mo kasi. Pero in a good way ha. Ngayon lang kasi ako nakakilala ng taong tulad mo. I appreciate your honesty, yung pagiging prangka mo. At least, with you, walang mind games. Direct to the point. Kaya, huwag ka nang mag-adjust sa akin. Ako na lang mag-a-adjust sa'yo. Tapos, tingnan natin hanggang saan tayo makakarating. Popoy and Bea, it was not a bad start. We had lunch that day. Niyaya ko rin siya na mag-dinner pero hindi niya na ako napagbigyan noon. Pero syempre, that was just the start. Naging consistent ako sa pakikipag-communicate kay Loisa. Nanligaw agad ako pero hindi yung tipikal na paniligaw na magdadala ng bulaklak or whatever. Iba yung style ko, Popoy at Bea. I did a two-way of getting to know each other. I ask about her, pero I also tell something about me. Kasi nakikita ko na may trust issues itong si Loisa. Kaya para mas maging panatag siya sa akin, ako na mismo ang nagsasabi ng mga bagay tungkol sa akin. I always spend time with her din. We always talk over good food. Kasi parang yon ang kailangan ni Loisa. Someone to have a genuine conversation with. Nakailang labas pa nga kami, Popoy at Bea, before I finally asked her to be my girlfriend. Hesitant siya nung una, pero thank God, at naging open-minded naman siya. Loisa said yes, at sobra talaga yung happiness na naramdaman ko. Pero alam niyo ba, Popoy at Bea, Loisa was actually more complicated than I expected. Tama ang mga hinala ko na she was a broken woman. Kasi nung naging kami, saka lang siya eventually nag-open up talaga about her past. Ikinwento niya dati na achiever daw siya, goal-getter, may magandang business, may magandang trabaho. But a man broke her heart and she fell into misery. She blamed herself for losing the only man she ever loved. At nawala sa kanya yung taong yun dahil sa mga pangarap niya. That's when she started falling apart. Ipinasa na lang niya
ang business sa iba. Medyo napabayaan na rin yung trabaho niya. She thought she was a strong, independent woman. But when the guy left her, she lost it. She was lost until I found her. And being a businessman at medyo control freak, naging goal ko ang ayusin ang buhay ng babaeng ito. If her ex broke her, then I will build her up again. Oh, ano Brad? Okay ka na ba sa inventory mo? Na-inspeksyon mo na ba lahat ng kailangan mong tingnan? Okay na ako. Grabe, ang laki pala ng warehouse na to. Kala ko di na ako matatapos eh. Nakausap ko na rin yung tauhan dito. Pati yung mga records nila, pinasend ko na sa main office. Ayos. So, edi tapos na trabaho natin. Happy hour na. Happy hour ka dyan. Kakainom mo lang kahapon eh. Inom trabaho naman yun eh. Inom trabaho ka dyan. Liga na, umuwi na tayo. Pagod. Oh, bakit? Anong problema? Cellphone ko. Nasaan yung cellphone ko? Nasa bulsa ko. Eh, baka nalapag mo. Hindi. Pagbaba ko ng kotse, hindi ako nag-cellphone eh. So, nasa kotse? Naka-charge sa kotse. Kakamadali natin, nakalimutan ko tuloy. Grado ka ha. Malayo pa pinagparadahan natin. Hindi naman ako nagkalikot ng cellphone pagdating natin dito eh. Oo, tara. Punta na tayo sa kotse. Diba? Sabi sa'yo, naiwan ko lang dito sa kotse. Sige na, paandarin mo na. Balik na tayo sa office. Yes, sir! Oh, shoot! Oh, bakit? Daming tawag at text ni Loisa. Oh, tawagan mo na. Brad, buwelta mo. I-attend mo muna ako kina Loisa. Ha? Bakit? Basta! OA? Tatlong oras lang naman tayo sa warehouse, ah. Basta, dalian mo na! Okay, sheesh! Loisa? Babe! Oh, bakit nandito ka? Babe, I'm sorry. Naiwan ko yung cellphone ko sa kotse. Hindi ko napansin na wala pala sa bulsa ko. Eh, nag-charge kasi ako. Alam mo namang ayaw na ayaw kung hindi ka nagre-reply, di ba? Ayaw kung hindi kita mahagilap. Ano bang nangyari sa'yo? Eh, naiwan ko nga kasi... May pinuntahan kang iba, no? May kinita kang ibang babae? No, of course not. Bakit iniwan mo yung cellphone mo? Para hindi kita makausap? Matrace, ano ha? Magsalita ka! Babe, shh. Oh, calm down. Sabi ko, always keep me updated. I'm sorry, I'm really sorry. Answer my calls. Hindi ko naman sinasadyang maiwan yung phone ko sa kotse. At sabihin mo sa akin kaagad if busy ka. Eh, late na kasi kami ni Harold. Eh, siya lang yung kasama ko. Babe, I'm sorry na. Tama na, huwag ka na miyak. Huwag ka na magalit. Shhh. Hindi pa rin ako naniniwala sa'yo. I know. Pero sa maniwala ako sa hindi, yun ang totoo. Wala akong ginawang masama. Nakaligtaan ko lang talaga yung phone ko. Eh, sobrang focus namin ni Harold sa inspection eh. I hate you. Shhh. Oh, tama na. Huwag ka na miyak. I'm here. We're okay. Okay? Love you so much. We're okay.
Parang magulo yata yung schedule ko for this week, ah. Kalat-kalat yung mga pending meetings ko. Pero teka, parang dapat tanungin ko muna si Lois akong schedule niya, eh. Teka, nasa kusina yata siya. Puntahan ko nga. Loisa, babe? Ayoko nga. Bakit ba ang kulit mo, Miles? May kausap siya sa phone. Ay, di ka video call pala. Basta, wag mong ipapasa yung resume ko. Loisa naman, this is a very good opportunity. Alam ko ang tunay mong galing sa sales and marketing. Ikaw na ikaw ang kailangan ng company. Bigger salary, bigger opportunities. At saka, with your skills, I'm sure mabilis ka mapapromote. Look, Miles, masaya na ako sa trabaho ko. I have a good salary. I have good working environment. Wala na akong mahihiling pa. Leave me alone, okay? Good salary ka dyan. Napaka-basic ng salary mo dyan sa current company mo, ah. May benefits, pero hindi ganun kabongga. Saka yung good working environment na sinasabi mo, meron din kami yan. Good, but syempre may healthy competition. Di tulad dyan sa inyo. Na boring. Miles, yun na nga yung ayoko, eh. Yung competition. I'm done with that. Ayoko na maghabol o ma-pressure sa trabaho. The last time I did that, hindi maganda yung kinalabasan. Alam mo yan? Diyos me, be. Ang tagal-tagal na noon. Iba lang jowa mo ngayon. And bilang nasa business industry din yung jowa mo, for sure, mas open-minded siya. Miles, can we not talk about that? Teka nga, mag-iinit lang ako ng tubig. Ay, bakit? Anyari? Babe, kanina ka pa dyan? Hindi naman. Kakarating ko lang dito. Nagulat din ako sa iyo, eh. Okay. Miles, usap na lang tayo mamaya, ha? Nandito na si Jonathan. Next time na lang ulit. Teka. Bye-bye. Oh, bakit mo binaba? Kukuha lang sana ako ng tubig, eh. Hindi. Okay lang. Wala naman kaming pinag-usapang importante. Nagugutom ka na ba? Gawan kita ng merienda. No, I'm good. Malapit naman mag-dinner. Sa bagay. Teka, mag-iinit lang ako ng water. Green tea, gusto mo? Tinanggihan mo yung offer ni Miles? Ha? And nire-recruit ka niya, tama? Sa mas malaking company? Narinig mo yun? Hindi, wala yun. Loisa. Hmm. I'm not your ex. I know. No, you don't know. Kasi kung alam mong hindi ako yung ex mo, for sure tatanggapin mo yung magandang opportunity. Loisa, handa akong suportahan ka sa lahat ng gusto mong gawin. I'm here for you. Siyempre, I want you to succeed. Yun na nga, eh. Hindi ikaw ang ex ko, pero ganyan na ganyan din ang sinabi niya. Anyway, wag na natin pag-usapan. Sino ba yung lalaking yun, ha? Ha? Huh? Alam mo, babe, hindi ako yung tipong nanguungkat ng past, pero curious na talaga ako, eh. Ano ba pangalan niya? Taga saan siya? Anong ginagawa niya sa buhay mo? Ha? May konta ka pa rin ba sa kanya? Do you still get updates about him? I know you don't want to talk about your past, pero sa tingin ko, kailangan na, eh. Para mas maintindihan ko where you're coming from. Jonathan. So, sino siya? Wag na natin... Tell me everything about him. Ano? Bakit ko naman gagawin yun? Okay, sige. Pangalan na lang. Jonathan. Babe, pangalan na lang. Hindi na importante. Just give me his name. No, babe. Hindi na mahalaga yung... So, hindi ka pa nakaka-get over sa kanya? What? Siyempre, nakaka-get over na ako, babe naman. Eh, bakit di mo magawang sabihin yung pangalan niya? Ayoko na kasing balikan if yung... If naka-move on ka na sa kanya, saying his name won't be a problem. Wala naman tayong issue, babe, di ba? Wala rin akong gagawin kahit ano. I just wanna know his name. Then ako nang bahala. Anong gagawin mo? Wala akong gagawin sa kanya. Hindi ko siya kakausapin kung yun ang inaalala mo, no? E di para saan pa yung pangalan? For my peace of mind. Para manahimik na yung curiosity ko. Hindi mo kailangan ikuwento lahat about him. I respect that. Pero huwag ka naman maglihim sa akin. Huwag mong ipagkait yung isang simpleng impormasyon na kayang-kaya mong ibigay sa akin kung talaga naka-move on ka na. Ay... Fine. Ang pangalan niya ay Francis. Francis? Francis? Francis Reyes. Francis Reyes. Teka, Francis Reyes. Taga saan?
Huwag mo sabihin pupuntahan mo. No, of course not. Meron kasi akong kilalang Francis Reyes eh. Taga Cavite. Taga Cavite? Teka, nasaan ba yung phone ko? Teka lang, babe, ha? Bakit? Kilala mo? Kilala mo yung ex ko? I'm not sure. Teka, ito yung phone. Teka, babe. Oh my God. Please, wag mong sabihin kilala mo si Francis. Eto. Tignan mo to. Siya ba to? Patingin? Siya nga. Seryoso? Wow. Kilala mo siya? Magkaibigan kayo, ha? Magkakilala kayo, Jonathan? Magpinsan. What? Pero distant cousins. I mean, second cousins. Seryoso ka ba? Pero hindi kami close. Kahit na. Anong kahit na? Why does it matter? Eh, wala namang kaso kung magkamag-ana kami. Una sa lahat, hindi kami magkapatid. At gaya ng sinabi ko, hindi kami close. Hindi nga kami friends sa Facebook eh. At saka yung picture na pinakita ko, galing yan sa Facebook ni tita, ng mama ni Francis. My God, totoo ba to? Loisa, babe, relax. Wala tayong ginagawang masama. Ano ka ba? Can't even remember the last time na nakita kami sa reunion. At saka walang bearing yung pagiging magkamag-anak namin. And why does he even matter? Sige nga, anong kinalaman niya sa atin dalawa? At anong importansya niya? Meron ba? Tama ka. I'm sorry. Nagulat lang ako. What are the chances na magkamag-anak kayo ng ex ko? Parang napaka-imposible kasi eh. Ulitin ko. It doesn't matter. Magkamag-anak man kami, magkaiba pa rin ang pagkatao namin. At sigurado akong sobrang layo ng ugali naming dalawa. Tama ka naman. Magkaiba nga kayo. Yeah, kasi una sa lahat, hindi ako kasing gago niya. At pangalawa, naniniwala ako mas mabuti akong karelasyon kaysa sa kanya. Tignan mo na lang sarili mo. Tignan mo anong ginawa niya sa'yo. Jonathan, please. Seryoso ako, babe. Real talk lang, ha. Sinira ka ng lalaking yun. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kasalanan ko. Hindi. Kahit ano pang sabihin mo, kahit ano pang paninisi ang pinagsasasabi niya sa'yo, wala sa yung problema. Nasa kanya. Kaya, babe, please lang. Tanggalin mo na sa utak mo na ikaw ang nagkamali. Kasi hindi sapat yung nakamove on ka na lang sa kanya. Dapat patawarin mo rin yung sarili mo. Patawarin mo yung sarili mo sa mga kasalanang hindi naman ikaw yung may gawa. Popoy at Bea, I discovered so many issues with Loisa nung naging kami. She has trust issues hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili niya rin. At kahit hindi niya sinasadya, nagmamanifest lahat ng takot at ng mga issues niya. At ako ang sumasalo ng lahat ng yun. Loisa always needs assurance. Assurance na mahal mo siya, hindi mo siya lulukohin, at lalong-lalong hindi mo siya iiwanan. She tends to overthink, Popoy and Bea. Kaya madalas siyang nagkaka-anxiety attacks kapag magkalayo kami. Pero kahit pa nga ganoon, I never akong na-turn off sa kanya. Lalo ko pa nga siyang minahal, actually. Gusto ko siyang mag-heal. I want to be that person. I want to be the person who made her happy and whole again. And I want to have that credit. Kaya naman, kahit hindi kami close ng pinsan kong si Francis, blacklisted na siya sa akin. Ang stupid niya kasi for destroying a beautiful woman. Pero kahit pa nga ganoon, ay never kong kinausap si Francis. Kasi alam kong wala namang use. Tapos na sila eh. The damage is done. At gaya ng palagi kong sinasabi kay Loisa, magkamag-anak man kami ni Francis ng ex niya, wala siyang ambag o paki sa relasyon namin ngayon. Hanggang sa nakita nga namin si Francis ng hindi inaasahan. Sa totoo lang, I wish we didn't see him that day pero wala na eh. Nagkatagpo na kami. Nagkaalaman na girlfriend ko na ang ex niya. And I knew
Something clicked that day. Sa expression pa lamang na mukha ni Francis at sa body language nitong si Loisa, I knew meron pa silang unfinished business. Hindi ko lang sigurado kung ano pa ang pending issue nila, pero alam ko na kailangan kong maging alisto. Kasi sa reaksyon pa lang ni Francis sa akin, mukhang hindi niya matanggap na pinsan niya ang bago ng boyfriend ng ex-girlfriend niya. At sa mental state naman ni Loisa, she can be easily persuaded into doing anything. Nate? Hmm? Yung inventory pala sa provincial branches, natapos mo na? Tinatapos ko pa lang eh. Mga gano'ng katagal pa? 10 taon. Huwag kang atat. Ito naman, nagtatanong lang naman ako kasi nagugutom na ako eh. Huh? Anong oras na ba? Alauna na po, baka naman may balak ka man ang halian. Ay, 1 p.m. na ba? Ay, teka, tatawagan ko muna si Loisa ha. Tumawag ka muna ng pagkain. Pag-deliver ka muna. Eh, ikaw na, mas importante si Loisa. Walang update si Loisa. Walang message siya sa akin. Iglip daw muna siya. Pero 2 hours ago na yun. Natulog pa rin siya. Tala, matawagan nga. Tulog pa siya. Oh, bakit parang nakakunot yung noo mo? Tulog si Lois eh. Okay. Eh, 2 hours may git na siyang natutulog eh. And? Eh, pangalawa na to. Pero hindi naman niya usually ginagawa yun. Nako Brad. Senyales siya ng, alam mo na. Ng ano? Yung ano? Ano nga? Senyales siya ng depression. Cheating. Ha? Ha? Cheating? Kala ko lang cheating sasabihin mo eh. Natutulog lang? Cheating na agad? Eh, kapag unusual. Huh? Anyway, umorder ka na ng pagkain. Kahit anong gusto mo, tatapusin ko muna itong Excel file para makauwi na tayo. Roger! Babe, andito ako sa kwarto. Hey. Hi. Kumusta work mo? Okay naman, the usual. Ikaw, kumusta day off mo? The usual din. Haba ng tulog mo kanina. Ah, oo nga eh. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero siguro dahil mainit yung panahon sa labas. Tapos malamig dito sa kwarto ko, kaya ayun, napasarap yung tulog ko. Well, that's good at least. Nakapagpahinga ka na maigi. Oo nga eh. Ano palang ginawa mo? Nag-ayos ka ng cabinet mo? Ah, oo. Wala kasi akong magawa. Bago ba itong mga to? Hmm? Tinatanong kita kung bago ba yung mga damit na yan. Ah, itong mga to. Yeah. Kailan mo binili ang mga yan? Kanina? Umalis ka kanina? Ah, hindi. Nung isang araw pa yan. Ngayon ko lang naisipang ilagay sa cabinet. Kailan nga? Nung may meeting ako sa Alabang. Nagka-meeting ka sa Alabang? Di ba hinatid mo pa nga ako? Eh, pero sa isang hotel kita hinatid. Oo, pero may mall din sa area na yun. Sumaglit lang kami ni Cherry, yung kasama ko sa work. Tanda mo na. Yeah, I think so. Ikaw talaga makakalimutin ka na. Siguro nga. Anyway, you like dinner tayo sa labas? Sige, sakto. Isusuot ko yung bago kong dress. Paplansyahin ko lang ha, tapos maliligo na ako. Okay? Okay. Hintayin kita sa baba ha. Makipagkwentuhan muna ako na tita.
Okay. Babe, makabalik mo na to. Babe, wait lang. Ano problema? Parang hindi yata pwede. Hindi pwede? Bakit? Meron ka ba? No, wala. Then what's wrong? May pasok ako, baby. Ay, dito ka na matulog. I can't. May pasok nga ako. May mga damit ka naman dito eh. Oo nga. Pero pag dito ako natulog, for sure malilate ako sa office. Ay, di ate kita na maaga. Yan eh, kung magigising tayo ng maaga. Magigising ako na maaga for you. Past 12 na oh. Ihatid mo na ako sa bahay. Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw. Kaya lang, kilala kita eh. Pangmatagalan yung gusto mo. Pag inumpisahan natin ngayon, baka alas dos pa tayo matapos. O ano nang matitira sa tulog ko? Alam mo ikaw, usually ang mga babae gusto kapag matagal sa kama yung partner nila. Pero ikaw nagre-reklamo. Babe, syempre gusto ko rin ng matagal sa... Alam mo na, pero not tonight. Kasi may pasok ako, okay? Quickie na lang. Bukas na lang? Sunduin mo ako ng maaga. Seryoso ba? Yes, seryoso ako. Halika, hatid mo na ako. Fine. Good. Halika na. Bangon na tayo. Oh, bakit naman nakasimangot ka? Ah, hindi, wala. Babe naman eh. Issue ba to? Issue? Ang alin? Ang sex? Of course not. Pero napaka-typical ng reaction mo. Nakasimangot porket hindi na pagbigyan. Babe, natural lang naman yung reaction ko. Siyempre, I wanna spend more time with you. I wanna make love to you. I know, pero... Pero honestly, medyo nalulungkot lang ako. Hindi lang for today. Kundi simula nung mga nakaraan pa. Nung mga... nakaraan? Anong ibig mong sabihin? Well, this is the third time na nireject mo ako. Nireject? Babe, hindi kita nireject. Nagkataon lang na wrong timing kapag nagyayaya ka. I know. Kaya nga, let's not talk about it, okay? I'm just disappointed right now. Pero, maya-maya, makawala din to, okay? Ay. Again, hindi issue to, okay? Don't worry about it. I'm just a man being a man. Gets mo ba? Yeah, I get it. I'm really sorry, babe. Wala yun, babe. Basta, bawi ka na lang sa akin next time, ha? I will. Tsempohan natin. Okay. Opet, Bea, sa normal na sitwasyon, hindi ko pag-iisipan ng kung ano si Loisa. Pero dahil may iba akong napansin nung nagkita for the first time in a very long time si Loisa at si Francis, ay naghinala na ako kaagad na Loisa might be talking or worse, seeing Francis behind my back. I'm a keen observer, Opet, Bea. Magaling ako magbasa ng sitwasyon. Magaling ako makiramdam. Hindi ako tatagal sa business industry if I don't know how to read people, read the signs, the subtle movements, and predict the next thing a person would do. At kung hindi ko kayang alamin what a person is capable of doing. At any given situation, I know Francis and Loisa might have Tendencies to do things dahil sa emosyon nila. Pero syempre, hindi tayo padalos-dalos kumilos. Wala akong aksyon na ginawa. Wala akong tinatawag na preventive measures. I just let things be. Hinayaan ko lang ang mga nangyayari. Kasi I will either see more signs or mapapatunayan kung I'm just overthinking and that Francis and Loisa are really innocent naman.
Kasi syempre, hinala pa lang naman ang meron ako, Popoyet Bey eh. Personal notes pa lang, kumbaga. Wala pa ako nakikitang malinaw na ebidensya. Wala pa akong nahuhuli sa akto. And that's one thing I do when it comes to business and relationships, Popoyet Bey. If you're going to react, make sure you react with facts, with uncontestable evidence. Huwag idaan sa emosyon. Kailangan may strategy. Kailangan kikilos ka with a plan to win. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Last Man. Popoyet Bea, sa paglipas ng mga araw, inobserbahan ko lang si Loisa. Honestly, sa normal na sitwasyon, wala kang makikitang kahinahinala sa kanya. She's doing nothing special or out of the ordinary. Loisa is acting normal most of the time. Most of the time yan, Popoyet Bea, ha? Meaning, may mga pagkakataon na she's acting extra, trying hard to look normal. And I would know dahil kilalang kilala ko na si Loisa. I already tried to know everything about her since the first day we met. Kaya madali na para sa akin na malaman if she's acting extraordinary or out of her usual self. Minsan extra sweet siya. Minsan siya ang nag-i-initiate ng mga lakad namin. May times na she would look for me. Normal na hanapin ka ng girlfriend o boyfriend mo. Pero I would know if wala sa hulog yung paghahanap niya sa akin. Yung tipong hinahanap niya ako to make sure na wala ako o malayo ako sa pupuntahan niya. Those kinds of things are very easy for me to spot, Popoyet Bea. Kasi pangit mang pakinggan, but I try to analyze Loisa. I try to make my senses sharp with her every movement and every words. Sabihin na lang natin na it's my way of protecting myself and of course, my relationship with Loisa. Brad? Hmm? Tama na yan, oh. Lunch na tayo. Sige lang, mauna ka na. Ito naman. Tayo na lang naiwan dito sa office, oh. Nagsikain na lahat, tapos palalayasin mo lang din pala ako. Alam mo naman ikaw ang jowa ko kapag di ko kasama asawa ko, eh. Paulo. Sige, 5 minutes. Okay. Kukunin ko lang sa pantry yung niluto ni Mrs. ha, para extra ulam tayo. Okay. Hmm, si Loisa? Babe? Hi, saan ka? Dito sa main office, sa pangab. Okay, kumain ka na? Kakain pa lang. Okay. Babe? Yes? Marami ka bang gagawin today? Marami naman akong ginagawa araw-araw eh. What's up? Mamayang gabi? Mamayang gabi? Sure. What time? Kahit mga 8 p.m. 6 p.m. kasi ako matatapos ngayon eh. Sunduin na lang kita. Hindi na. Kasama ko kasi mag-early dinner yung mga friends ko nung high school. Di ba sabi ko sa'yo, imi-meet ko sila? Yes, I remember. So baka idaan na nila ako. Kasi malapit lang naman yung bahay ni Carla eh. Yung isa sa mga BFF ko. Alright. Sige, doon na lang ako sa inyo diretso. Okay, see you. Babe? Yes? May particular reason ba bakit gusto mong papuntayin ako sa inyo? Aside sa alam kong miss na miss mo na ako. wala naman. Tama ka naman eh. Na-miss kita. Okay, good to know. Sige, see you babe. Love you. Love you. Ang
obvious mo naman masyado, Luisa. Ito na ba yung inaabangan ko mangyari? Ano, Brad? Tara na! Harold? Oo? Pagkatapos natin kumain, alis ako, ha? Alis? Saan ka pupunta? Basta, halika na. Oo. Ano yung tsura mo? Tsurang mayabang na parang may pupuntahan kang bidding na di ko maintindihan, ha? Bidding? Parang gano'n na nga siguro. Jonathan, andito ka pala sa bahay. Nag-dinner ka na ba? Yes po, tito. Tapos na po. Abay, wala pa ata si Lois eh. Umalis kaninang umaga. Eh, kaninang umaga pa po siya wala dito? Oo, hindi pa nagpaalam sa'yo? Opo. Nagpaalam naman po. Eh, nakalimutan ko lang. Ah, ayun. Eh, kikitain daw niya yung mga college friends niya. College? Hindi po high school? High school nga ata. Pero parang college. Ewan, nagmamadali kasing umalis. Nakalimutan ko na. O siya, upo ka lang dyan, manood muna tayo ng TV. Tingnan natin kung may basketball. Tito, okay lang po ba kung dun muna ako sa kwarto ni Loisa? May surprise po kasi ako. Isa-setup ko lang. Sige lang. By the way, Tito, may bag po bang dala si Loisa nang umalis siya? Bag? Meron. Malaki po ba? Hindi naman. Dala niya lang yung mamahaling pouch na niregalo ko sa kanya nung birthday niya. Tanda ko yun, regalo ko yun eh. Sige po. Sige po, Tito. Akit po muna ako, ha? Sige lang. Hi, babe. Sorry, na-late ako. Don't worry, babe. Walang kaso. Traffic talaga kapag ganitong oras, so... Kamusta yung mga college batchmates mo? Okay naman. It was so much fun. Ang dami naming napagkwentuhan. Nakakamiss din sila. Yung isa, tatlo na yung anak. Yung isa, dalawa. Tapos si Mildred, yung beauty queen namin ng class dati, ayun, nasa pangalawang asawa na pala. Next time, isasama kita. Never mo pang nakilala yung kahit sino sa mga high school friend ko, di ba? Ang nakikita mo pa lang is yung friends ko from work. So, may next time pa? Ganun ba yon? I'm sorry? May next time pa? May pagkakataon pa ako makilala yung mga schoolmates mo dati? Na by the way, college ba o high school? Ano ba talaga? Ha? Sabi mo kasi sa akin kanina, high school batchmates. Pero kanina, ang sabi ko ay college friends. Hindi mo naman kinontra. So, sino ba talaga kasama mo kanina? Ha? College ba sabi mo? I mean high school. High school friend. Sorry babe ha. Hindi ko napansin yung sinabi mo eh. Sorry, pagod na kasi ako. Lakad kami ng lakad. Medyo nagiging creative ka na ha. Ha? Creative? Creative saan? Sa mga alibay mo. Which is good and bad at the same time. Ha? Alibay? Anong alibay? Babe. Nakipag-meet talaga ako sa friends ko. Ano bang sinasabi mo? It's a good sign na nagkakaroon ka na ng initiative magsinungaling. Kasi that's a sign of self-confidence. Pero masama kasi. Masyadong maraming palamuti, maraming detalye, saka gustuhan mong magmukhang authentic yung sinasabi mo. Nagmumukha ka ng gumagawa ng kwento. Jonathan, ano bang pinagsasasabi mo? Knowing you, hindi ka makikipagkita sa mga friends mo from way, way back. May social anxiety ka kaya. And you're insecure with your current status. Naiiyak ka nga sa pinagdaanan mo. Losing your job, losing the business, losing yourself after the breakup.
So bakit ka makikipagkita sa mga batchmates mo, di ba? Jonathan, ano bang ginagawa mo, ha? Bakit mo ba ina-analyze bawat kilos at sinasabi ko? Pinagbibintangan mo ba akong gumagawa ng kwento, ha? Anong tingin mo sa akin, nababaliw? Hindi naman. More like nagsisinungaling. Nagsisinungaling ka, Loisa. You never met your friends. Of course I did. Paano ko malalaman yung mga sinabi ko? Sa group chat. Nalaman mo lang lahat yan sa kwentuhan nyo sa group chat. And ang lakas siguro ng loob mo magsinungaling sa akin ngayon. Kasi naniniwala ka na this is the last time na magkikita kayo. Ha? What do you mean? Halika, Loisa. Straight to the point na tayo. Makikipag-break ka na sa akin, tama? Jonathan, ano bang sinasabi mo? Tignan mo itsura mo. Namumutla ka na. Bakit? Balak mo bang pahabain pa yung kwentuhan natin saka mo sasabihin yung totoong rason bakit mo ako pinapunta dito? You're breaking up with me, di ba? You're going to break up with me. And it's all because of my dear cousin Francis. Tama? Well, mukhang kulang ka na sa practice, Loisa. Or pre-practice mo siguro yung mga linya mo. Ang kaso, kinapos ka ng confidence. Tama ka. I'm breaking up with you. Bakit? Sa'yo na rin ang galing, di ba? Dahil kay Francis. Yeah. Alam ko, pero ang tanong ko is, bakit siya yung pipiliin mo? Bakit ka sasama sa kanya? Mahal mo? Oo. Eh ako, hindi mo na ako mahal. Hindi sa ganun, pero... Mas mahal mo siya. Parang ganun. Parang ganun? I mean, oo. Oo, mas mahal ko siya. Bakit? Anong bakit? Basta I'm breaking up with you, tapos. Look, Loisa, papaliwanag ko lang sa iyo yung nangyari, ha. You're breaking up with me kasi akala mo mas mahal mo si Francis. Akala mo pwede niyong ituloy yung naudlot niyong relasyon. But the truth is, you're just confused, Loisa. You're vulnerable. Madali kang mamanipula. Akala mo mahal mo si Francis pero ang totoo, may hangover ka lang sa breakup niyo. Marami ka pang tanong. You just missed him, but not necessarily love him. At siya naman, tinake advantage ka. Kinumbinsi kang makipaghiwalay sa akin. Dahil ba sa mahal ka niya? Maybe. Pero pwede rin tulad mo, may hangover lang siya sa nakaraan niyo. Tapos nalaman pa niyang kamag-anak niya yung bago mong boyfriend. Hindi yun matanggap ng ego niya. He's taking you not to win you back, but to win over me. To win over me, Loisa. Kahit kailan talaga, ginagawa mong negosyo yung relasyon natin. Lalo na yung feelings ko. Para kang nagre-report ng research findings mo. Imbis na makinig ka sa akin. Jonathan, niloloko kita! Niloloko kita! Nakikipaghiwalay ako sa'yo kasi I've been cheating on you. Nakikipagkita ko kay Francis behind your back. Naririnig mo ba ako, ha? I'm cheating on you. I'm a cheater. Alam ko. Alam mo? Yeah. I mean, hindi ko alam lahat ng detalye pero alam ko nakikita kayo. And thank you for being honest. Okay. And payag ka na. Na-break na tayo? Nope. Hindi tayo maghihiwalay. Bakit? Jonathan, hayaan mo na ako. Mag-break na tayo. Huwag ka nang kumontra. I've done so many things na hindi mo magugustuhan kapag sinabi ko pa. Gusto mo ba sabihin ko? If you want, sige lang. Pero hindi magbabago yung isip ko. Hindi tayo maghihiwalay. Kasi una sa lahat, babe, the fact na ang concern mo for breaking up with me is dahil nagkasala ka at hindi dahil gusto mong ipaglaban si Francis, sign na yun na you are just guilty. And you are guilty kasi you love me. Pangalawa, halika dito. Come here. Lumapit ka. Jonathan! It's alright. Come here. It's okay, babe. Hiwalayan mo na ako, please. Shh. As I was saying, pangalawa, hindi mo kasalanan to. Wala kang kasalanan. Kung ano man yung mga nagawa mo, it's not your fault.
Sadyang nagawa ka lang manipulay ni Francis. Kasi alam niya na you're not emotionally stable. May mga pinagdadaanan ka. You're still trying to build yourself up mula nung mga pinagdaanan mo. It's not your fault, okay? You're just weak. And Francis just took advantage of you. Pero madumi na ako, Jonathan. Maduming babae na ako after everything I did. No, you're not. Hindi ka madumi. Huwag mo isipin yan. Ikaw pa rin si Loisa. Ikaw pa rin yung babaeng minahal at minamahal ko. Hindi lang naman yung katawan mo yung minahal ko sa'yo eh. Minahal ko yung nakaraan mo, yung pagkatao mo, at yung tunay na ikaw. Kaya kung ano man yung mga ginawa mo, consider yourself forgiven. Because I love you. I love you, Loisa. At masigit pa yung pagmamahal ko sa'yo kaysa sa pagmamahal kuno nung Francis na yun. Kaya think about it, okay? Sino pipiliin mo? The first man you loved? Na niloko ka lang? Huh? Or the last man to love you more than his life? Poet Bea, you have no idea kung gaano kalaking self-control ang kinailangan ko para hindi magwala nung oras na yon. I already knew Loisa was cheating, pero iba pa rin kapag inamin na in front of your face. It took everything in me not to slap her in the face. Inisip ko na lang na I'm in a war. And I need to win this battle. Kailangan ng utak at hindi ang dahas. Kapag ka nasaktan ko si Loisa, pwede niyang gamiting bala laban sa akin yon. E di, game over na para sa aming dalawa, agad-agad. Kaya kinailangan ko siyang manipulahin para ako ang piliin. Guilt trip at pagpapatawad. Takot si Loisa sa akin dahil sa mga ginawa niya. Kaya I created a safe space for her. Tapos I diverted the blame. Tinanggalan ko siya ng pagkakasala para maisip niya na it's okay for her to stay with me kasi napatawad ko na siya. Kasi in reality, Loisa is still a lost puppy. She doesn't know what she wants. Akala niya, alam niya, pero she doesn't. Kaya kung na-persuade siya ni Francis into cheating, kayang-kaya ko rin siyang bawiin. Popoy at Bea, just to be clear, I really do love Loisa. I really do care about her. And I am planning to make our relationship work. Some of you may say, ang tanga-tanga ko naman. Kasi niloko na nga ako pero pinatawad ko pa. May magsasabi pa dyan na kung talagang matalino ako, I will leave Loisa na rin. Pero Popoy at Bea, it's too easy kapag kaganon. It's too easy for Loisa and Francis. Eh okay naman ako emotionally. I'm angry but not devastated. May energy pa akong makipaglaro. I will deal with Loisa's cheating soon, but during that time, ang goal ko ay ang manalo sa giyera. Manalo laban sa pinsan kong si Francis. Kasi just like him, I also hate losing. I hate it kapag may nananakaw sa akin na pag-aari ko. I hate it kapag natatalo ako sa kompetisyon, lalo na kung babae ang nasa gitna ng gulo. Okay ka na, babe? Hindi ka na ba umiiyak? Hindi na.
Babe? Yes? Thank you. Thank you for forgiving me. Thank you for letting me stay in your life. Uulitin ko, I'm sorry. I'm sorry for everything. Sisiguraduhin kong babawi ako sa lahat ng kasalanan ko. Kahit buong buhay pa ako bumawi, gagawin ko. Mabalik lang yung tiwala mo sa akin. I'm really sorry. Sabi mo yan, ha? Babawi ka sa akin. Of course. May tanong lang pala ako. Anything. Nasa si Francis? Hinatid ka niya, di ba? Oh, akala ko bababawi ka sa akin. Ang isa sa pwede mong gawin para makabawi is yung hindi na magsisinungaling. Ay, oo, hinatid niya ako. Oy, nasa na siya? Ewan ko. Oh, malis na lang siya pagkahatid niya sa'yo? Well, sabi niya sa akin maghihintay siya sa kanto. Just in case, alam mo na, hindi maging maganda yung usapan natin. Okay. Huwag mong sabihin kakausapin mo siya. Babe, ayoko ng gulo. Kapag nalaman to ni na mama at papa, magagalit sila sa akin. Babe, please. Relax, I'm not going to do anything. Hindi ko siya kakausapin. I mean, hindi ako mag-i-initiate ng conversation. Kung kakausapin niya ako, wala akong magagawa. Pero hindi ako yung unang lalapit, if yun ang inaalala mo. Promise? Promise. Anyway, matulog ka na. Bukas na lang natin ito ituloy, ha? Dito ka na kaya matulog. Okay lang ba sa parents mo? Oo nga pala. Okay, ganito na lang. Susunduin kita bukas. Let's have breakfast. Tapos iati kita sa work. Then mag-dinner tayo sa isang magandang lugar. Tomorrow night. And then after the amazing dinner, doon ka sa place ko matutulog. Sabihin mo kay na tita, mag-overnight ka sa best friend mo. Sounds good? Game ako dyan. O sige na, matulog ka na. Pagod na rin kasi ako eh. Okay. Good night, babe. Love you. Good night. I love you too. Thank you. Francis, magpakita ka na. Mag-iisang oras na ako dito sa kotse. I know, nandito ka pa sa village. Paikot-ikot. Siyempre, worried ka na baka kailanganin ka ng girlfriend mo. Magpakita ka ng hayop ka. Tignan mo nga naman, ang bilis naman ang babaeng to. Hello? Hello? Sino ka? At ano yung mga pinadala mo sa akin, ha? Who the hell are you? Easy lang, easy. Pwede naman tayo mag-usap ng mahinahon, eh. Wala kang rason para magalit sa akin. Kasi ako na nga itong nagmamalasakit sa'yo. So, natanggap mo lahat ng sinend kong photos? Nabasa mo ba lahat? Gawa-gawa mo siguro yun, oh. Nag-send ako ng video, di ba? Inopen ko yung profile ni Francis dun sa chat. Legit na Facebook account niya yun. Come on, Emma. Alam mo sa sarili mo na totoo lahat ng nakita mo. Your boyfriend is cheating. Niloloko ka lang niya. Sino yung babaeng yun, ha? Sino siya? Ipakita mo siya sa akin. Iharap mo yung hayop na yun. Oh. Emma. Hindi ganyan. Kapag niloloko ka ng partner mo, ang harapin mo ay yung partner mo. Hindi yung babae niya. Hawain mo yung babae? Bakit hindi si Francis? Sisihin mo yung babae. Kahit kitang-kita naman sa mga sinin ko na si Francis ang unang gumagawa ng move. Deal with your boyfriend, Emma. Huwag kang stupid, ah. Ano? What the hell are you? Deal with Francis, Emma. Pero sana huwag ka magpakabaliw-baliwan dyan. You're a beautiful woman. Huwag mo sanang ibaba yung sarili mo over someone na walang kwenta. I wish you the best. Good luck. Anyway, I have to go. May importante pa akong gagawin.
Tingnan mo nga naman. Napaka-predictable mo talaga, Francis. Sabi ni, iikutan mo yung bahay ni Loisa kasi kating-katika na nang malaman niya na malaya na siya. Patago-tago ka pa dyan, ha? Alam mo, hindi kita nakikita. Sorry ka na lang, kid. The joke's on you. Insan! Basta! Jonathan! Basta na, pre. Napadaan ka yata dito sa bahay ni Loisa. Nasaan si Loisa? Nasaan si Loisa? Eh, nasa loob. Nagpapahinga. Anong ginawa mo sa kanya? Ha? The hell you're talking about? Walang ginawa sa kanya, no? She's alright. Umiyak lang siya sandali, din nagpahinga na siya. Kahit puntahan mo pa eh. So, nakausap na pala kayo. Nasabi na ba niya lahat na kailangan niya sabihin? Mukhang papalis ka na eh. Siguro naman, malinaw na ngayon ang lahat. Hayaan mo well, na ka... Well, tama ka. Papalis na sana ako, pero I decided to stay muna ng mga ilang minuto sa kotse. Hinihintay kita actually. Hinihintay mo ako? Eh, nasabi rin kasi ni Loisa na nandiyan ka nga sa kanto. Waiting for her. Mali. Hindi pala niya nasabi. Tinanong ko pala siya kung nasan ka. Sa kanya nasabing nandiyan ka nga sa kanto. And I figured, hindi ka makakatiis at pupunta ka rin dito. And tama nga ako. You're so predictable pala, pinsan. Look, kung tapos naman na kayo mag-usap ni Loisa, makakaalis ka na. At wag ka na sana lalapit o magpapakita sa kanya. Naintindihan mo? Insan. Mali ka yata ng basa sa sitwasyon eh. Linya ko dapat niya sa'yo eh. Huwag ka nang papakita kay Loisa ha. Kahit kailan. Hirap ka bang tanggapin na nakipaghiwalay siya sa'yo? Correction. Sinubukan niya makipaghiwalay. Ang kaso, hindi rin niya tinuloy. Ano sabi mo? Loisa and I are still very much together. Kahit ikaw pa yung magtanong sa kanya. Sige, punta ka doon. Siya mismo yung magsasabi sa'yo na hindi niya ako iiwanan. Hindi niya kaya. At never na niyang gagawin ulit yun. Ano ginawa mo, hayop ka? Easy. Baka mapunit yung damit ko. Wala akong ginawa. Nag-usap lang kami. I made her understand a lot of things. Pero ang punot dulo, eh, wala kang kwentang tao at hindi ka worth it para sa kanya. Tinakot mo siya, no? Sinaktan mo, no? Dude, hindi ako masamang tao. At kung meron man sa atin dito ang masama, ikaw yun. Ha? Kasi nang aagaw ka, nagnanakaw, nanunulot ng pag-aari ng iba. Nauna ako sa'yo. Ako muna bago ikaw. Bumabalik na siya sa pinanggalingan niya. Kaya ikaw ang salot sa aming dalawa. You were the first. Dude, hindi ko yung una. Ikaw ang luma. Ako yung bago. Basura ka na kung tutusin. Bakit ba siya babalik sa'yo? Ha? But you know what? I'd give it to you, ha? Untik mo na malasan yung utak niya. Kaso nga lang, mas magaling ako sa'yo. I'm a better man and a better choice. You think you're smart? Well, guess what? I'm smarter. Hindi ko nasasabihin sa'yo kung paano ko siya napabalik sa katinuan. Marirealize mo rin eventually. Pero I suggest, umalis ka na kasi wala kang laban sa akin. Kahit ang parents ni Loisa, hindi ka nakakampihan. Sinungaling ka? Malalaman ko rin kung anong ginawa mo. At pag nalaman kung sinaktan mo si Loisa, papatayin kita. Tandaan mo yan, Jonathan, ha? Papatayin kita! Ooh, big words! Pasensya na, insan. Pero hindi talaga kita magagawang seryosohin eh. You're a joke. You're a loser. At sana ngayon pa lang, umpisan mo nang tanggapin na you lost the game you started, Francis. You lost the game. Opoy at Bea, again, it took my entire strength para hindi bugbugin ang tarantadong pinsang kong si Francis na yun. Kasi nasa harap kami ng bahay ni Loisa, ayokong malaman ng parents ni Loisa ang nangyayari. Mapapahama kami pare-pareho, baka pati ako, ay palayuin kay Loisa. Isa pa, I need to maintain the good personality na meron ako sa paningin ng mga magulang ni Loisa.
Hindi nila pwedeng makita ang not-so-good side ko kapag ka nakipagsapakan ako kay Francis. Kaya as much as I want to hurt my cousin, ay nagpigil ako ng todo. Kasi I'm pretty sure hindi pa yon ang huli naming pagkikita. Well, una sa lahat, magkamag-anak kami. Pwedeng mag-cross ang mga landas namin sa isang family gathering. Isa pa, I'm sure na i-confront ako ulit ni Francis kapag gumawa na ng aksyon si Emma. Kapag inaway na siya ni Emma. Or worse, kapag iniwan na siya nito. I'm sure iisipin agad ni Francis na ako ang may pakana ng lahat. And when that day comes, of course, I'm not going to deny it. Kasi gusto ko rin talagang malaman niya what I'm capable of doing. Gusto kong maintindihan niya na I'm not just a random regular guy na pwede niyang pagnakawan ng basta-basta. I want Francis to know and understand na mali siya ng taong binangga. So, nag-yes ka na ba kay Miles? Oo. Oo, babe. Nagkausap kami kanina. And thank God at may bakante pa sa company nila. Yung ino-offer niya sa akin is available pa raw. May nakuha na silang isa pero pwede pang tumanggap ng isa pa. Kaya nakahabol ako sa hiring kahit papano. That's good. I'm happy for you. You deserve a better job. A higher salary. Kaya na palagi ko sinasabi sa'yo. So, kailan ang start mo? Well, syempre may interview pa. Mga 2 interview pa siguro. And then, saka ako mag-start after signing the contract. Sabi ni Miles, more or less 3 weeks ang proseso. Mabilis na lang yan. Baka nga mas maigli pa sa 3 weeks yan eh. Sabi nga rin ni Miles, ay babe, kakain na pala kami. Tawag na ako ni Dad. Okay, eat well. Ikaw ba? Hindi pa ba kayo kakain? Hindi pa tapos magluto si Mama eh. Hindi ko sigurado eh. Depende kung tatama rin na ako mag-drive papunta sa condo. Sige. Update mo na lang ako ha. Okay. Sige, kain ka na ha. Mamaya na lang ulit. I love you. Love you too. Bye, babe. Ma? Ma? Oh, anak! Ma, kahit lang ako sa rooftop ha. Message mo lang ako kapag kakain na po tayo ng dinner. Sige lang. Kailangan i-improve tong rooftop namin. Itong isang table at 3 upuan lang yung meron eh. Dapat ata interior ko to eh. Siguro para sa birthday na lang ni Mama. Jonathan! Jonathan! Uy, insa, napadalaw ka. Madalas pagkikita natin ah. Mag-usap nga tayo! Sige ba, kasama na. Just make sure kaya mong tapusin ah. Alam mo ikaw, may sungay ka rin eh no? Ako? Hindi ka pa masaya na nakuha mo si Loisa? Talagang dinamay mo pa si Emma? Ha? Hindi ba ako masaya na nakuha ko na si Loisa? Ha? Kailan ba nawala sa akin si Loisa? Bakit ko kukunin yung matagal ng akin? Bakit sinabi mo kay Emma yung tukol kay Loisa? Ha? Bakit? Hindi ka pa ba nakontento? Nanalo ka na, di ba? Oh, ikaw na panalo. Ikaw na pinili ni Loisa. Pero bakit dinamay mo pa si Emma? Bakit? So ano nangyari pala? Nag-away kayo? Ha? Iniwan ka niya? Iniwan ka na rin niya? Gago ka! Hindi na nga kita nilabanan, di ba? Pero tinodo mo pa rin ang paninira sa buhay ko! Ikaw ang sumira sa sarili mong buhay. Huwag kang manisin ng iba. Si Emma na lang ang natitira sa akin. Siya na lang! Kung nanahimik ka na lang sana, edi sana hindi niya ako iniwan. So iniwan ka nga. Eh di buti nga sa'yo, mang-aagaw ka kasi.
Yun. Sinupok mo rin ako sa wakas. At least ngayon, may rason na rin ako para upakan ka. Hoy! Hoy, tigil nyo yan! Hoy! Jonathan! Francis! Tama na! Diyos ko naman kayo, eh, tigil nyo yan! Yan, para sa pagsira mo kay Loisa. Tigil mo na yan! Para sa pang-aago mo. Jonathan, maawa ka kay Francis! Yan dahil gago ka. Ba't nabuhay ka pa sa mundong to? Jonathan! Itigil mo na yan! Nakapatay mo pa, pinsan mo! Nakapatay ka pa, anak! Tama na! Hey, Francis! Pasalamat ka at nandito yung nanay ko. Dahil kung hindi, baka nga mapatay kita eh. At itong tatandaan mo, ha? Liga! Tumingin ka sa akin! Tumingin ka sa akin! Huwag ka magpapakita kay Loisa. Huwag na huwag ka na magpapakita sa akin at sa pamilya ko. Mali ka ng taong binangga. Ha? Hindi mo ko kilala. Nawala na sa'yo si Emma. At marami pa akong pwedeng tanggalin sa'yo. Marami pa akong pwedeng gawin para sirain yung buhay mo. Wala akong pake kung miserable ka. Dapat lang siya yan. Kasi isa kang mahinang nilalang, inutil at walang kwenta. At wala rin akong pake kung kamag-anak kita. Dahil wala akong sinasanto. Ha? Dahil ang pinakaayo ko sa lahat ay yung ninanakawan ako ng mga pag-aari ko. Kaya kahit pinsan kita, pag inagawan mo ko, mapapatay kita. Tandaan mo yan. Popoy Etrea, mukha akong cool at kalmado sa panlabas. Mukha akong may mahabang pasensya lalo na nga sa trabaho. Hindi ako madaling magalit. Well, more like hindi ko lang talaga ipinapakita yung galit ko. Pero pagka ako ang nasagad, ay nagiging jablo ako. Nagdidilim ang paningin ko. At totoo yun. Hindi sa pagmamayabang, pero kung wala ang mama ko during that time, baka isang buwan nang nakaratay si Francis sa ospital. Yan ay kung aabot pa nga siya sa ospital. But whatever happened sa rooftop namin, Popoy at Bea, we kept it as a secret. Hindi na ipinalam ni Francis sa mga magulang niya nangyari. Ang mama ko naman hiyang-hiya din, kaya hindi rin nagsalita pa. Pinakiusapan ko rin kasi si Mama na wag nang kausapin ang mga magulang ni Francis. Sinabi ko na lang na wag nang makialam dahil problema naming magpinsan ang lahat. At gagawa lang siya ng issue sa pamilya kapag ka nagsabi pa siya sa mga magulang ni Francis. At gaya ng iniisip ko, mahinangan nila lang itong si Francis. Never ko na siyang nakita o naramdaman man lang. Nagtago na nga yung gunggong. Hindi rin siya napanindigan o hindi rin niya napanindigan ang pagtatapang-tapangan niya. As for Loisa, she's at the palm of my hand, Popoy at Bea. Dahil sa guilt niya, sa ginawa niya, lahat ng gusto ko ay sinusunod naman niya. Priority niya ako at ang kaligayahan ko. And that's exactly what I want. Napatawad ko na ba si Loisa sa panloloko niya sa akin? No, not really. Pero I can manage. Don't get me wrong, I do genuinely care for Loisa. I still love her. At alam kong hindi na niya uulitin pa yung panloloko niyang yun. Mas matindi na ang konsensya niya ngayon, knowing na I'm a kind, understanding, and forgiving boyfriend. She will never leave me. Her guilt will make her stay with me forever. Kontento na akong malaman na I am the last man that she will ever love. But will she be the last woman I will love?
Tignan natin. Depende yan sa mga susunod na mangyayari. But for now, you're okay. We're doing great. I feel great. Makakatulog ako ng mahimbing. Knowing I kept my woman, I protected my territory. I defeated the enemy. Well, this is the end of my story, Popoy at Bea. I know Francis will be listening. Wala akong message sa kanya whatsoever. Masaya na akong malaman niya how Loisa and I are doing. And we're doing great. Anyway, thank you for this opportunity, Popoy at Bea. And to my friend who invited me to share my side of the story, this experience is one for the books. Thank you, and I wish you well. Yours truly, Jonathan. Dear M.O.R., ang mga kwento ng puso mo. Woo! Mga kapamilya, oras na natin. It's exactly 3 p.m. At eksaktong-eksakto nga po, no, tapos na ang kwentong ito. Ang magkakabit na kwento ni Francis yesterday at ang kwento naman ni Jonathan na kapapakinig pa lamang natin for today. At ito na nga ang pagkakataon natin para talaga makapagsalita because we were able to hear and to learn about the ano, no, yung dalawang sides talaga nitong story. Pero isa lang ang masasabi ko talaga dito, Bea, ang ganda ni Loisa. Ganda siguro ni Loisa. Ang ganda ni Loisa. Oo, ang ganda-ganda ni Loisa, no? Pero alam ikaw mo, ikaw nag-interview dito, meron ba silang picture? Nakita mo ba si Loisa? Meron, siyempre, kita ko. Pero siyempre, hindi natin papakita. Bawal. Ay, hindi, oo, hindi natin papakita. Pero, kumusta? Ano ba ang beauty niya? Mala, ano ba? Ano ba? Kalimping ko. Wow! Ano, ka-level mo. Mamaya, papakita. Mamaya, papakita. So, puchu-puchu lang naman. Hindi, joke lang. Joke lang, joke. Hindi, pero alam mo, Popoy, sa totoo lang, ang daming may mga nagsasabi diyan na anong tawag dito, sana all my Jonathan ganyan ganyan. But you know what guys, after na ito na nga na lapat na natin the entire story, ang masasabi ko lang is itong dalawang magkaibang klaseng lalaki na to, these are the type of men na I don't want to encounter ever in my life. Because the first one, Francis, is a very emotional boy. Like, anong tawag dito? Ang dali niyang gamitin yung puso niya sa lahat. No? Nagtapos siya kay Loisa, nailove kay Emma, go kay Emma. Nakita niya si Loisa ulit, ito pwede si Emma, go tayo kay Loisa. Alam mo yun, ang pusok niya, ang bilis niya gamitin yung emosyon lang niya just to get what he wants. Alam mo, hindi siya nag-iisip. Mm-hmm. Siya kaplano-plano kung ano yung sinabi ng damdamin niya, ng bugso ng damdamin niya, go push tayo doon. And then, here's another person, very opposite of Francis. Eto, si Jonathan, ginagamit yung utak. Pero masyadong ginagamit yung utak. Puro utak naman. Na ano ko naman, diba? Ano pa dito? Narinig niyo naman mga kamarkada at inamin niya talaga. He's a very manipulative person. He analyzes every moves, every words ni Loisa. And would you want that as a partner? Yung meron kang partner na alam mo yun, bawat kilos mo talaga, ina-analyze niya, babasahin niya, at ipapredict niya yung gagawin mo. And then, gaya nito ni ano, gaya nung nangyari kay Loisa kanina, na alam mo yun, he would use tactics to make you anong tawag dito to submit to him and I don't know if I can have that kind of relationship yung alam mo yun everything is manipulative. Oo, yeah, yan talaga yung medyo extreme manipulative kind ng ugali. Oo, kaya I'm so sorry dun sa mga pro Jonathan dito. Yeah, we hate Francis for cheating, but I wouldn't, I'm sorry, Jonathan, I wouldn't also vote for you. Ayoko sa inyong dalawa. Kasi parehas kayong may something. Okay? Parehas kayong may something sa jutake ninyo na hindi ko, like, ayoko namang magsalita ng masama against sa inyo. I'm just saying na I don't want that kind of relationship. Yung katulad nung kay Francis and katulad nung sa'yo, Jonathan, na lahat na lang kalkulado.
And alam mo yun, papagpaplanuhan mo ang bawat mangyayari sa relationship natin. It's not natural. Alam mo yun? At yung damdamin ko is you can turn what I am feeling, what I am thinking against me. Eh, paano kung hindi ako masyado matalino? Like, alam mo, hindi ako magaling sa mga mind games na ganyan. So what? You're just going to control me? Diba? At ayoko rin naman ang katulad nung kay Francis na alam mo yun, ma-turn off sa'yo ng konti. Alam mo yun, may makitang hindi gusto sa'yo, eh, chepwera ka na. May makitang bago na parang feeling niya mas higit sa'yo. Ay, dun tayo sa bago. Dun tayo sa ano. So alam mo yun, both of you are stressful. So thanks, but no thanks. Yes, actually, coming from the same family tree, di ba? Itong dalawa, si Francis and si Jonathan, magkamag-anak nga po sila, pero kita nyo naman, kahit magkamag-anak, kahit nga magkapatid, ay magkaiba ang pag-uugali. Nga lang, dito hindi na natin i-highlight na magkamag-anak pa sila, pero yung difference nila, di ba, i-highlight naman talaga natin dito, no? Jonathan is the manipulative boyfriend, ayan, control freak. Okay, at si Francis nga, sabi ni Bea ay napaka-emosyonal, parang wala namang papaano ba to. Yung paninindigan niya is big question mark, 'di ba? Madalas. Oo, konting kibot. Yes, impulsive. Easily persuaded. Yan. Yeah. Oo, yun. Parang ang pagka sinabi mong, "Uy, Francis, ututo." In short, diba? Kapag sinabi mong, "Uy, ano bukas? May bonus na bukas." "Ay, talaga? May bonus na bukas? Makapangutang na nga." Yan yung mga ganun. Diba? Parang ganun eh. Ang kay Francis. So, dito na lang. Let's learn from this story. Diba? Isa-isahin natin. Unang-una, kanina nga napansin din ni Bea. Sabi niya, "Wala, I wouldn't take sides. Ayoko si Francis, ayoko si Jonathan," which is true. At sana nga kayo rin ay hindi kayo mauwi sa mga katulad ni Jonathan. Sige, unahin na natin si Jonathan dahil siya yung napaka-fresh pa sa utak natin. Uh-oh. Diba? Medyo, alam mo, meron ditong, merong komento na nagsabi dito si Dane. Sabi niya, masyado ding, okay, balik tayo ng konti. Maganda yung ano niya eh. Sabi niya, parang ayoko din sa ugali ni Jonathan. Parang inown niya si Loisa. Hindi ako natutuwa sa last message niya. Okay? Para niyang inaari. Diba? If you look at a person bilang object, diba? Kapag objective ang tingin mo at pag-aari, diba? Pag-aari yung pag-describe niya kay Loisa. Diba? Ay hindi maganda yun eh. Para sa tao. You can't own people. Diba? You cannot own emotions. Diba? At yun yung inaano nitong si Jonathan. Doon pa siya proud. Diba? Sige, sa business. Territory? No. Yes, pinoprotekta mo yung teritoryo mo. Actually, it's not protecting your territory. It's really violating someone else's freedom. Diba? Yung kanyang karapatan na mabuhay. Kasi unang-una ang tao ay you cannot own people. Kahit yung pasahod mo, kahit yung taong pasweldo mo, wala na ho tayo sa panahon ng mga aliping sagigilid, 'di ba? Na slavery, that's slavery, 'di ba? Yeah. Kung ganyan yung pagturing mo sa isang tao, dahil igigilt trip kita, may kasalanan ka sa akin, Bea. Yung ganyan, may kasalanan ka sa akin. Hindi mo ako pagbibigyan. Gusto ko ngayon eh. Kahit maganda mood mo, wala ka sa mood, katatapos mo lang, wala ka pang gusto ko ngayon. Gusto ko. Control freak. Diba? Yeah. Hindi na tao yung pagturing mo doon sa karelasyon mo. Kasi yun yung iniyayabang niya sa atin kanina. Diba? Na masaya ako kasi namamanipulate ko siya, ganyan. Just like, itinuring niya na lang bilang isang business venture itong si Loisa, and that's wrong. Iba yung business. Diba? Pinapakita mo yan, nakokontrol mo yan, pero iba ang tao eh. You have to be, mas may emosyon naman dapat kapag ka, ikaw ay may emotional considerations kapag ka ikaw ay nakikipag-usap sa tao na natural sa business nga rin eh.
'di ba? Kahit papaano, kaya nga dinedescribe natin ang business, how's your business? Masigla ang business ko. O kaya matumal, medyo matamlay. Ganyan, inihahalin tulad natin sa tao, pero really walang masyadong emosyon doon. Iba talaga yun sa tao. Oo. And you know what? I feel like, eto si Jonathan naging honest siya sa atin. Pero I feel like a lot of people, could be men or women, merong may mga tendencies na ganon. Yung ginagawa nating preso yung partner natin, knowing na may ginawang mali sa atin yung partner natin. So we're going to use that para gawin ng partner natin kung ano man yung gusto natin. Parang ginagawa natin silang emotional prisoner. Parang nilalagay natin sila sa ating mga kamay. And I feel like ang dami na bibiktima ng ganun, Popoy, no? Hindi man nagkakasala with cheating, pero alam mo, pag nagkakasala sa ibang bagay, tapos yun yung gagamitin ng partner nila para ipang blackmail, para, alam mo yun? Kasi tinan mo, nahulog si Loisa sa patibong na, I made a big mistake, I will make it up to you. Alam mo yun? Kahit buong buhay ko pa. Kahit ayaw niya na, pati. I will make it up to you, diba? Kahit na darating sa point, marirealize ni Loisa na, andito pa ba ako just because I love him or just because nagkasala bumabawi lang ako, I don't wanna pay for it. Diba? Mm. Alam mo yun? Ay, alam mo, darating yan sa point ng ganun. And alam mo, marami din ang ganyang mga nasa ganyang relationship. Hindi lang nila napapansin. Na alam mo yun, nag-aanuhan na lang pala sila. It's like a game. It's like a game to them na hindi nila napapansin. And alam mo, parang ganyan itong sabi ni Paul Reboriano sa FB. Oh. Kung ako si Loisa, parang natatakot ako, ha? Kapag ka tumagal ang relationship na may something na hindi ko na ma-explain. And that's true. Diba? Babawi ka na lang ba every single day, every single time na ano? Bakit? Diba you're supposed to enjoy, you're supposed to be happy sa isang relationship. At kung may problema, you're supposed to be, anong tawag mo rito? Nag-share kayo na para masolusyonan ang mga problemang sasalubungin ninyo. Hindi yung nahihiya ka magbigay ng solusyon sa problema because ikaw mismo ay may kasalanan noon. Isa pa, may sinabi si Jonathan, Bea. Sabi niya, parang proud siya na mukhang ako na ay magiging last man sa buhay nitong si Loisa. Diba? Talagang itong si Jonathan, wala ring respeto sa babae. Walang respeto sa partner niya. Dahil sinabi niya na, well, as for me, hindi ko alam kung si Loisa na magiging last. Diba? Kumbaga, gaguhin kita o kumbaga parang gagaguhin man kita, Loisa, lulukohin kita or hindi, isasabayan kita ng ibang girlfriend, wala kang magagawa. Kasi ginawa mo naman sa akin to, may panunumbat May panunumbat. Mind you, ang kahit sa mga kasalan, marinig ninyo na ang pagmamahal ay hindi dapat nanunumbat, 'di ba? Hindi dapat naninisi, 'di ba? Kahit pa mayroong mga kasalanan noon. Ngayon, if that's going to be the case sa mga susunod na panahon para sa inyo, 'di ba? Halimbawa, nang babae si Jonathan, ba't mo sisitayin sa pambababae? Inaway ba kita? Sinaktan ba kita nung nanlalaki ka? 'Di ba? Diba? Napatawad kita agad. Oh. 'Di ba? O sige, ganun? Sasabihin ko hindi ako mambababae, pero ipakikilala ko sa iyo, may isasabay ako sa iyo. Diba? Paano pag ganun? Teka lang, di ba pinatawad kita? Kung gusto mo, kumuha ko ulit ng sayo. Tawagan mo yung pinsan ko. Inaatake na naman yung konsensya mo. Di ba, ang hirap makipagrelasyon sa isang katulad ni Jonathan. Ayan, sabi ni... ito. Ako muna. May ibang... sige, go. Teka, si Shinea Chan, sabi niya, hindi ko bet mga ugali nila, same na red flag. Especially si Jonathan, nakakatakot siya maging jowa. The way niya magkwento sa kung anong klaseng siyang tao, I feel scared, sabi ni Shinea Chan. Welcome back pala, Shinea Chan. Oo, ang tagal niya nga wala saan. Si Andeng Kongo, sabi niya, ang take ko dito, given na yung may kasamaan si Francis na nagawa, pero mas masama yung ugali ni Jonathan. I hope Loisa is watching. Girl, kung ako ikaw, wala akong pipiliin dyan sa dalawang yan. Now you know, isip-isip ka girl, ikaw ang kawawa dito sa storyang to. Honestly, I don't know if Loisa knows about this. Yes. Yeah. Si Ryan Rosario, sabi niya, kung may balak kang gumanti kay Loisa, mas mabuti pang hiwalayan mo na lang, Jonathan.
wala ka rin naman pinagkaiba sa pinsan mo kung sakasakali. Actually, 'di ba? Yun lang yung pinaglalabanan nila para lang ano, parang isang teritoryo itong si Loisa na whoever wins ay siya ang siya may hawak ng ego ninyo. It's like, yeah, diba? It's like a battle of ego, no? Yeah, parang ganito po yan eh, no? Ito sana ma-realize ni Jonathan at ni Francis. Diba na talaga ba na ilalagay nyo sa ibang tao yung mga balls ninyo? Diba na kasi tuwan-tuwa itong si Jonathan na siya, sabi niya, yung nanalo doon sa gyera. Diba? Siya yung nanalo doon sa gyera. Gyera ba yung tingin ni Francis dyan? Eh, nasa utak mo lang yan, Jonathan. Is it really a competition? Ikaw lang rin ang nagsabi na it's a competition. Diba? And in every competition, merong mapapagod at mapapagod dyan. Lalo na yung nag-iisip palagi na siya ay in a competition with whoever. Diba? Kaya mapapagod ka rin, Jonathan. And then, yung prize ninyo na si Loisa, pagsasawaan mo rin yan. Pagsasawaan mo. Kasi hindi tao ang tingin mo sa kanya eh. Diba? You're not really in love with her. You care about her feelings. Come on. Wag mo na kaming lokohin. Wag mo na kaming bilugin, Jonathan. Hindi. You do not care about her feelings. You care about your feelings. Diba? You are trying to protect her. No, you are trying to protect your feelings. Sa mga lalaking katulad nito, no, na very manipulative, yung magaling bumasa ng, sa tingin nila, bumasa ng emosyon ng iba, hindi, alam natin na kayo ang medyo mas mataas sa mga insecurities. Diba? Kaya nyo binabantayan ng kilos ng mga taong nasa paligid ninyo na you've emotionally invested upon. Diba? Na pinoprotektahan nyo actually, hindi sila. Yung sarili ninyo, yung ego ninyo, yung emosyon ninyo, doon kayo takot na takot. Na kapag iniwan kayo, kayo yung parang kawawang bata. Kaya don't feel too proud, Jonathan, na ginawa mo ito. At sa mga katulad ni Jonathan, ano, na namamanipulate ninyo yung partner ninyo, that's one sign of immaturity. Yung pagiging manipulative. Narcissistic behavior. Ano na? Narcissistic behavior din. Feeling ko. Narcissistic behavior. Masyadong bilib na bilib. Gwapong-gwapo. At ang taas ng tingin sa sarili. Diba? Yeah. Parang si Narcissus. Wala nang ibang hihigit sa kanya. Kundi siya. Diba? Please understand. Sa mga katulad ni Jonathan, yes, minsan tama yung mga iniisip natin, yung mga observations natin para sa ibang tao. Pero sana mas maunawaan mo na minsan tumatama ka, minsan nag-agree na lang yung taong inoobserba mo because ayaw na nila makipagtalo sa'yo. Because you're a toxic kind of an individual. Diba? Mm-hmm. Pumapayag na lang, sige, tama yung observation mo. Sige, 'di ba? Mas masakit tanggapin 'yon. Kapag ka umamin na, oo, sige, tama 'yung observation mo. Ganun nga. Oo, kaya ako nandito sa coffee shop, may hinahanap, may hinihintay akong kadate. Oo, 'yun 'yung tama ka. Tama ka sa iniisip mo. 'Yung iba ganun na lang because yun na yun. Ayoko na makipag-argue sa iyo. Whatever you're thinking, that's it. Kasi 'yung iba ilalaban nila, ilalaban. Pero talagang nandun ka lang naman for the sake na gusto ko lang magkape. That's why I'm in a coffee shop. Gusto ko lang magkape. Inaantok ako, tumigil ako rito for no reason. Wala akong mimit dito. Dalawa yung upuan nila rito. Alam nga naman, paalis ko yung isa. Dumating ako dito, dalawa na yan eh. Di ba ganun? Para lang ano mapakita sa'yo na wala akong imimit, wala akong kasama. So, sino ngayon yung immature? Kaya huwag kayo masyadong proud na, hindi, nabasa ko na yung susunod mong step. Hindi, pinagbigyan lang kayo. So, sino ang mas mahinang nila lang? Diba ikaw? Sino mas pagod? Ikaw. Because ang dami mo na agad inisip. Diba? Pero, dagdik man si Jonathan ngayon, Francis, you're no better. Okay? Isa ka pa, Francis. Kung etong si Jonathan feeling like a big man, a big guy, a big person, ikaw, you're like a kid. you're like a boy. I'm so sorry, Poya. Tama ba? You're like a boyfriend. Yes, a boy. Kasi yun nga, ang bilis mong
Gaya ng sinabi ni Popoy kanina, wala kang paninindigan. Ang bilis mong matangay ng ibang kagandahan. May makita ka lang mas angat. Doon tayo, iiwan mo yung meron ka ngayon. Tapos, pag nakaranas ka ng inconvenience doon sa meron ka, o pag may dumating na bago, doon ulit tayo sa panibago. So, you're like a kid. You're like a child. You're immature. You don't know what you want. And hindi mo kayang panindigan kung ano yung mga desisyon na pinili mo. And you're just, ano tawag dito, you use your emotion, you don't use your brain, you're impulsive, so you're no better. Hindi ka man nakikipag mind games gaya nung extreme ni Jonathan, pero extreme brainless ka naman. Oh, hindi naman. Hindi naman sa brainless, pero kasi ito, bakit natin nasabi na medyo childish, okay? Childish itong si Francis. Kahapon nagtampo siya ng big time yung pagtatampo niya dahil hindi na mention, hindi siya napasalamatan sa long list of people, 'di ba? Na pinasalamatan ni Loisa doon sa success ng kanyang sinimulan na online business, 'di ba? Hindi siya nakasama ron nagtampo. Doon nag-umpisa 'yon. Tapos hindi raw siya napapansin ni Loisa dahil hindi siya masyadong busy si Loisa sa work, sa trabaho, doon sa business niya na inuumpisahan. Of course, 'di ba, you cannot demand time. Alam mo naman kung papaano 'yan eh, nasa pag binibuild niya pa nga lang eh yung sarili niya, yung business niya. Yes, you were there. Oh, pero 'wag naman masyadong childish. 'Di ba? 'Wag naman masyadong childish na gusto ko baby time tayo. Gusto ko tayo dito. Hindi nga pwedeng ganun. Samahan mo na lang siya and learn how to enjoy yung ginagawa ng partner mo as much as you can. 'Di ba? That's not that's not going to be forever, 'di ba, na ganun kayo. Kasi ganyan talaga sa pag-uumpisa ng mga business, sa pag-aano, Bea, napaka-busy, di ba? Yeah. Kaya huwag ka naman biglong, wala ka ng time sa akin. Ano ba? I'm starting to put up a business here, tapos I have to defend myself to you. Bakit wala akong time sa'yo? Of course, I'm here. I'm working extra. Mm-hmm. Di ba? Yung extra time ko, natural, may trabaho ako, di ba? So, gagamitin ko yung extra time ko para doon sa extra business ko. Hindi naman lahat puro sa'yo. Diba? Kaya kung sasamahan mo ko rito, samahan mo ko all the way. Hindi yung kasama mo lang ako as a boyfriend at mag-uusap lang tayo, ililimit natin yung conversations natin sa pagiging magkarelasyon. Meron nga ako, preoccupied nga ako sa ngayon. Ganun. Oo. At saka, andun din po Puy, andun, na-manifest din doon, na gusto ni Francis, ma-stroke ni Loisa yung ego niya. Kasi siya na rin nagsabi, Popoy, Pea, I want to feel important. I want to be needed. Alam mo yun, gusto ko naman maisip, ma-realize ni Loisa na dapat kailangan din niya ako. Isa rin yan, di ba? Isa sign of insecurity na gusto niya, ang tawag dito, malaki yung ambag niya at ma-recognize ni Loisa na malaki yung ambag niya or gamit niya as a boyfriend. Malaki yung tulong. Kaya alam mo yun, kaya siya nagtatampo kasi feeling niya hindi siya kailangan at yun yung kinakatakot niya, yung mawalan siya ng silbi. If you're confident with yourself and with your relationship, you're not gonna mind that eh. You're just gonna support. Pero dahil insecure ka, dahil may takot ka na, alam mo yon, bumababa yung value mo as a man dun sa relationship, ayan na, sinumbat mo na dun sa jowa mo. Kasi sa'yo na rin ang galing, Francis, no? I want to be needed, no? I want to be the most important person sa kanya. I want to be, you know, the tough guy. Yeah. The dependable boyfriend, 'di ba, yung masasandalan. Alam mo, kung tao ka naman eh, 'di ba, tao ka naman, Francis, gusto mo masasandalan ka. I mean, look at it literally this way. Paano ka masasandalan kung nandun ka sa malayo, nagtatrabaho dito yung girlfriend mo? Aba, lumapit-lapit ka para may masandalan siyang pader, 'di ba? Pero kapag ka naghihintay ka pang tawagin dun sa malayo, obviously, alam mo, ang pinaka-importanteng mga tao na kakailanganin natin, yung mga tao na sa paligid lang natin, yung ano tawag mo rito, yung above reach. 'Di ba? Yung maaabot lang natin, yung makakalabit natin.
Ano, tatawagan pa kita, nandun ka sa kabilang kanto, andito naman yung nanay ko, andito yung kapatid ko, nandito yung kaibigan ko, sila na yung nandito sa tabi ko eh. Magte-text pa ako, dadamputi. No, I mean, literally, kasi si Francis medyo umuwi siya na, tawagin mo naman ako, kailanganin mo naman ako, ano yung, lumapit ka na. Ikaw ang lumapit dito. Di ba? You want to help me? Lumapit ka na rito. Make yourself available. Make yourself, give me your, lend me your time. Di ba? Pahiramin mo ako ng oras. Hindi yung maghihintay ka pa ng tawag. Di ba? Yan yun eh. Hindi ka kinakailangan, hindi ka tinatawag. Ano ka, bumbero? Ano ka, pulis? Ano ka, barangay tano? Pagka may gulo lang, kaya tatawagan? Di ba? Hindi ganun. Kaya, overall, no, mga kamorkada, lalo na sa mga, well, ayoko namang sabihin, generalize na sa babae lang, pero babae, lalaki, sana makakuha kayo ng lesson dito sa mga relationship, sa mga nangyari dito kay Francis at kay Jonathan. Tignan nyo, no, i-assess nyo yung relationship nyo kung you have the same situation, parehas ba na signs. I'm not saying na mag-overthink kayo, kaya paghinalaan nyo yung mga bawat ginagawa ng partner nyo. I'm just saying, take a cues and clues from the stories na narinig natin dun sa current partner ninyo. Kasi baka mamaya, same situation kayo, pero hindi nyo napapansin o di naman kaya pinapalagpas nyo lang thinking na, well, eto na lang yung partner na meron ako eh. So, wala na ako makahanap na iba. Matanda na ako, hindi na ako makakahanap na ibang partner. Eto na yun, magtitiis na ako. So, alam mo yun, sana makakuha kayo ng mga ganong klaseng lesson dun sa ating duology. Just in case you're experiencing the same as eto kay Loisa. Yes. At last na lang, ano, para kay Loisa and kay Emma, please, ladies, redeem yourselves para sa sarili ninyo. Diba? Bumawi kayo sa sarili ninyo. Bumawi kayo para sa sarili ninyo, wag para sa iba. Oo. Yeah. Yun lang. Oo, yun lang. Well, hindi yung para kay Francis, para kay Jonathan, bumawi ako. No. Bumawi kayo para sa sarili ninyo. After all, nagkamali kayo dahil sa mga maling desisyon nyo. Sino magdadala niyan? Sarili nyo. Kung dalawang to, yung mga ibang mga tao sa paligid nyo, walang pakialam yan. Redeem yourself for yourselves. Okay, true. Loisa and Emma. Okay, mga kapamilya, ang oras na po natin, 26 minutes, makalipas ang alas 3 ng hapon. Oras na para pasalamatan ng ating mga magagaling at nakakainis din na mga dramatista. Ang gumanap na Jonathan, iba ka, Jack, kamat, nakakatakot ka, I don't like you. Charot. Si Francis naman, Dan Capuchon, isa ka pa. Si Loisa, Jamie Rubio, maraming salamat. Si Harold kanina, si Makoy yan. Si Emma, Cindy Basena tayo dyan. Si Miles, Bettina Briones, si yung mama niya, Jonathan, si Jackie G. Si Tito kanina, si Chipops yan. Ako po yung office mate kanina at ako rin po ang na-stress at tumanggap ng letters na ito. At ang nag-edit po ng ating drama si Joko Loco, maraming salamat. Thank you so very much, mga kapamilya. Ayan, at next week, magkita-kita po ulit tayo dito ng live sa FB at sa YouTube. Maraming salamat sa mga nagpa-super sticker, nagpa-super chat, at syempre sa mga nagpa-stars. And of course, huwag niyong kalilimutan, ha? Bea, ang paalaala natin, mag-weekend na naman. 'Di ba? Ang Spotify natin, buhay na buhay po 'yan. I-revisit ninyo ang mga paborito ninyong mga storya. Okay, sa Dear MOR the podcast sa Spotify at sa Apple podcast. Yon. So weekend 'yan na. Road to ano na ba tayo? Hindi ko alam, pero malalaman natin. To 25. Oh, pa 25M. Ayan, at syempre, yung MOR Rewind natin tomorrow. Magaganda po mga kanta para sa ating MOR Rewind, the best of the 90s and 2000s at 3 PM sa Alto app tomorrow. Kasama po ako, kung okay lang sa inyo. Yun lang naman. Ay naku, tignan mo nga naman ang oras natin, 28 minutes na makalipas ang alas 3 ng hapon. Susunod na po ang TV Patrol. Ay, may araw pa pala, may araw pa. Okay. Thank you guys. Nakasama niyo, nakasama niyo po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gwa Popoy. At ako naman po, gorgeous baby Bells. Thank you so much, guys. At syempre, lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy. At kahit anong mangyari, Mega Family, kahit babad na babad tayo ngayong hapon na ito, abay, stay happy.
Yan. Or stay in love muna siya sa akin. Stay in love and stay happy.